Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nag-iinit at umaatikabong serye ng Chikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon baka tumulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Chikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Topias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista na nag-aanyaya sa lahat. Resign niyo po, samahan niyo po kami. Ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa. Damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga babayan at lahat po ng ating mga manonood. Ako po si Ginoong Nelson Bautista at kasama ko po si Jenny Tobias po para sa muling episode ng ating Kapihan sa Laguna. Ang programa pong ito ay sinagawa ng Panlalawigang Pamahalaan upang sa gayon po ay ating pong interviewin, talakayin po yung po mga papel na ginagampanan ng bawat tanggapan sa ating Panlalawigang Pamahalaan. Upang sa ganun, malaman po ninyo ano po ba kami kumikilos, paano kami gumagalaw sa Kapitolyo ng Laguna para mapaglingkuran po ang ating mga mamamayan. At mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil kasama po natin ang isa sa mga pinagtitiwalaan po ng Youth Development Affairs Office. Siya po si Ms. Fatima Villasenor, ang Youth Development Officer for ng Youth Development Office. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, ma'am. Greet po muna kayo sa ating mga tagapanood. Ayan, magandang umaga rin po sa ating mga tagapanood sa programa ito. Ayan, okay. Ma'am, kami po ay nandito ngayon para ngayon, interviewin po kayo. Ano po ba yung po mahalagang papel na ginagampanan ng Youth Development Affairs Office sa Pamahalaang Panlalawigan? Well, ang Youth Development Affairs Office po, ang main na objective namin is to cater the needs ng youth pagdating po sa mga programa no, na kailangan ihatid ng ating Pamahalaang Panlalawigan. We serve as the venue for them to have yung different opportunities, makater namin yung mga needs nila at ma-empower sila ano, na maging katulong din ng ating pamahalaan, ng kanilang lipunan pagdating po sa development ng ating society. Ayun, kasi nananatili yung sinabi ng ating pambansang bayani. Correct. Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kailangan magkaroon tayo ng iba't ibang programa para ma-develop po yung ating mga kabataan sa ating pong lalawigan. Kaugnay po nun, ma'am, paano nyo na ini-empower yung ating mga kabataan? Ano po yung mga iba't ibang programa na pwede po ninyong ipa-implement or ipinapa-implement na, pinapatupad na para sa ganun ma-empower po natin yung mga kabataan natin sa ating lalawigan? Okay. Ngayon po kasi, nakatuon kami dun sa 9 pillars of or sectors na pangangailangan ng mga kabataan. Okay. Which includes yung education, yung health, yung concern for environment, yung job opportunities, yung entrepreneurship, ano, yung business, yung tipong mga ganyan. So ngayon po, lahat ito kinikater namin, pati yung health and mental wellness po nila. Okay, okay. So, ang isa po sa naging successful na project namin last year was the, and this will be a continuous project, would be the Youth Entrepreneurship Program. Okay. Mm-hmm. So this is a tie-up program with Department of Trade and Industry. DTI. Kung saan, binibigyan po namin ng oportunidad itong mga kabataan na magkaroon ng mga pagsasanay regarding to how to start their business. Mm. And then after they finish this four series of training, yes, they were awarded
pangkabuhayan kids. Okay, so, by so virtual po yan. Virtual yes, pero yung seminar. Training o is through virtual. Yes. No? Trainers natin came from the Department of Trade and Industry. Yes. So, ito po, mga sinuportahan po ito ng mga LGUs natin, especially the our governor. Yung po, we had 32 youth na, nag, yes. na natapos itong okay. training na ito. So, lahat pong ito ay binigyan natin ng startup kids. So, buong okay. ano po yun, lalawigan ng Laguna? Yes, buong lalawigan okay. ng Laguna. Ngayon po, ngayon year na ito, nakalaman po ito ng ating mahal na Congresswoman Ruth Mariano. Okay. So, para yeah. I think she will have her own batch ngayon sa Kabuyaw. Okay. So, yun po, 2 batches ang gagawin po namin ngayon na training for the youth. Yes. Okay, ano pong age, ano niya, bracket? Actually, supposedly, the definition of ng age ng youth is 15 to 30 years yes. old. Mm-hmm. Pero dito po, inano po namin, siguro yung 18, yung legal na ano. Age, kasi, oo, kaya gusto kasi namin makita yung grad, ibig sabihin yung gumagraduate din sila. Mm-hmm. Yeah, so, next level. Mm-hmm. Ano? So, kung nag-start up sila, ang permit lang nila would be the barangay level. Yes. Na susunod, magkakaroon na sila ng business permit, magkakaroon yes. na sila ng DDI. Yes, age, yung ano nila, legal oh, age. Oh. Kasi, di ba ngayon panahon ito, sasabihin nilang hirap maghanap ng trabaho tama. Because of the pandemic. Mm-hmm. Opo. So, mm-hmm. we encourage them to have their own, or to start their own businesses. So, yung iba, talaga nag-start lang sila, nag-start sila ngayon ng yung sa atin, yung mga dishwashing. Yes, so, oh, yung mga local yung manufacturing. Yung iba naman, sa Kabulay Kabuyaw, they were awarded yung mga parang fishbowl, yeah, o kaya yung mga fruit juices, mga milk tea, yung tipong yeah. mga ganun na yung talagang patok din sa mga kabataan. Yeah, matanong ko lang, ma'am, paano tayo nagbibigay ng training? Ito ba meron ba tayong ginagawang training needs assessment muna sa mga kabataan bago? Mm-hmm. Itong gusto kong training, ma'am, ito po gusto kong matutunan, ma'am. Bibigyan po ba nila? Nag-a-apply yes, po ba so, sila sa inyo? Yes, ma'am. Sir, actually, we're posting sa ating mga sa ating social media, yeah. ano, at saka we're also inviting them ano through emails or mm-hmm. kaya ay sa kanilang mga schools, sa mga in-school youth, o kaya sa mga local youth development officers, yeah. ano, na we're having this kind of trainings or we're having these kinds of skills development na baka may gusto sa inyo, tama, ano, na coordinate o gusto pong sumama. So we are having our pre-registration. Mm-hmm. Okay. So yung sa pre-registration, doon namin nakikita, ano, kung ganda, no? yung mga kabataan ay qualified yeah, to have that training. Oh, sa bawat bayan ba, meron tayong mga youth development organization? Yes, sir. Okay. Yeah. Yung structure po ngayon kasi ngayon sa YDA o sa Youth Development uh-huh. Office ay we have sa probinsya kasi okay. based dun sa batas ng bagong SKB mm-hmm. reform yeah. law, okay. Bawat LGUs po is mandated to create their own Youth Development offices. Mm-hmm. Okay? So, meron sila is either designate or yeah. kaya naman po ay talaga plantilla positions na. Okay. Mm. So, yan po, they are required bukod sa SK po, no? Bukod sa SK. Yung structure ng SK ay bukod po itong YDO offices. Yeah. Okay? So, yun po, supposedly magkakaroon sila dapat ng coordination pagdating sa pag-i-implement ng mga youth programs. And then, they must have their own local youth development councils oh, okay. na approve ng sanggunian bayan nila or sa city councils ano so mm-hmm. ito pong mga local youth development councils na to composed of different youth organizations yes. within their communities mm-hmm. na yun po ang mag magdi-devise ng programs mm-hmm. na gagawin ng mga LGUs so ibig sabihin talagang ngayon ay yung participation talaga ng youth na ay talaga kinikilala na nila. At the same time, ang youth development programs po ngayon ay kasama na po sa Seal of Good Housekeeping. Ah, okay. Ng ating DILG. So, kumbaga na mainstream na siya. Na mainstream yes. na yung mga youth development activities natin dito sa pagkuha sa Seal of Good Housekeeping sa local government. Maganda po yan. Magandang idea po yan na kung saan isinasangkot natin yung participation ng mga kabataan para dito sa ating magandang local government unit. Kasama po dyan yung ating SK Federation, syempre, ma'am. Yes, ma'am. Lagi po tayo, no? We are closely in coordination with other board member yan si Amante sa provincial mm-hmm. level at sa mga LGUs po, yung ating mga SK presidents. Mm-hmm. Okay po. Kamusta na po ba ang ano ngayon, ang mga programa natin sa mga SK, ano po natin, Federation. Okay, kami po, bukod po doon sa programang
ginagawa nila bayan-bayan, ano, kami sa provincial level, ano, lagi po namin kasama ang SK, ano, and talagang maganda naman po yung support na binibigay nila sa amin, okay? So, ito po, talagang for once, talagang ini-ensure ko na yung collaboration ng programs para hindi mag-overlap. Tama po, duplication. Oh, kasi sayang din kasi ng oras, sayang din ng panahon, kung may overlapping lang din ng program. And dapat pandemic kasi talaga ngayon eh. Yeah, dapat siguro nagko-complement ang program ng YDA sa KSK. Para sa ganun ay magkatulungan yung panahon. Ideally, ganun po naman talaga. And I think ganun naman ang nangyayari na sa amin sa SK ngayon. Kasi talaga nagre-report naman kami sa ating SK Federation Officer o President, at siya rin naman nagsasabi sa amin na ito po, baka pwede natin gawin ito. Yeah, mga suggestion po yung mga gustong gawin. Tama. Ma'am, di ba may usapin ngayon about po sa parang honorarium na ating mga SK? Dati po kasi mga SK chairman lang ang meron. Mm-hmm. So ngayon po ay meron na rin po ba ang kagawad? Well, doon po sa bagong SK parang amended SK reform na under na in-sponsor po ni Senator Sunny Anggara. I think approved na rin po so sa Senate, iniintay na lang po yung signature ng ating presidente. Okay. I may pinopose na po niya doon yung allotment ng honorarium din ng mga SK kagawad, and I think treasurers at secretaries. Pero dito po sa lalawigan ng Laguna, may mga nanguna na po na tayong mga LGUs na nagbigay na. Kasi discretion naman po yan ng mga local government chief executive to give honorarium sa kanila. So ang Binyan po, ang City of Binyan, nagbigay na rin. And I think Siniluan po ay meron na rin silang propose na bibigyan, and Kalamba. Yan, at least 'di ba po, dati kasi SK chairman lang lagi nakikilala, ma'am, 'di ba? So meron talagang magagaling din ng mga SK kagawad na medyo hindi rin agad nakikilala dahil syempre respeto sa chairman, ano po. Ma'am, meron kayong mga program sa office, yung sample po yung Youth Talk. Yes. Yan. Makikikwento naman po sa amin kung ano po ba yung Youth Talk. I-discuss natin very briefly yung ano ba yung Youth Talk na yan. Paano ba nakinabang yung mga kabataan natin sa programang to? Oo. Youth Talk is a 3 to 5 minutes video lang naman to. Showcasing yung kaya nga inspired and aspired. No? We're showcasing mga inspirational youth. Okay. Yeah. They're doing their own extra milestone pagdating po sa pag-help sa community, pag-develop ng sarili nila, pag-develop din ng iba, no? So, we made this program para magkaroon ng inspiration din yung ibang mga kabataan. So, ito po, pinifeature namin yung mga kakaibang kabataan sa lalawigan ng Laguna. So, it may be kung paano yung paano sila nagsimula? Yeah, paano sila nagiging successful, di ba? Okay. So, ma'am, saan natin makita yung 3 to 5 minute program na to? Actually, ito po ay once a month na ine-air namin sa aming FB page. And at the same time, ine-air din po sa Royal Cable. At saka makikita din po siya sa sa FB page ni Go Gamil. Lagi po sinishare ni Go Gamil. Lagi niya sinishare yan. Bali, nakakailang episode na po kanya ng Youth Talk? I think meron pang limang episode na. Kasi once a month lang namin. Kasi ang hirap maghanap talaga ng extraordinary. Totoo po. So, talagang dinadaya namin, sinushoot namin yung mga yan. And napakahirap pa naman ngayon. Pandemic pa naman po. Bago kami makakuha ng appointment. May bibigay ako sa inyo, ma'am, na extraordinary. Yes, ito ba yan? Successful ano, youth. Ay, yes, ayun ang pagkausapan namin. I think taga dito lang yan sa Santa Cruz. Barangay Duhat. Very successful na siya ngayon dahil sa kanyang determination na makatulong sa pamilya, may ahaw ng pamilya sa kahirapan. Very successful na itong batang ito ngayon. Pwede namin i-refer sa YDA para sa ganun, mapakita natin, magbigay ding inspirasyon sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataan. Marami kasi siguro mga kabataan na hindi lang napapansin, pero marami na talaga yung nag-excel sa kanya-kanya. Meron tayong mga kabataan na artist, di ba? Oo, nila. Oo, tama. Ganun din po, ma'am, ano po ba yung mga programa pa na pwede natin ihain sa mga susunod na panahon? Ang isa rin po sa naging
Magandang programa po namin ay yung programa namin trabaho. This is in coordination with the Office of the Vice President. Ah, okay. Okay, so ito po ay yung ating mga OSY naman ito. Ano, last year po, nabigyan sila ng opportunity to have free trainings. Wow. Ano, coordination po dito, Philippine Business Education. Mm. While they're training, ano, they were given their own Android phones kasi online yung training yes, nila. So. And then, they have their own allowances. Mm, ano. Okay. And then, after the training, they will be having their own training naman sa TESDA. Full accommodations dito. Mm. Hatid sundo pa nga sila ng Office of the Vice President. So, after nun, may OJT na sila. Okay. Sa OJT, I think parang 75 to 80% ng salary, sinusweldohan na sila. Hanggang sa after ng OJT, i-adapt na sila nung agency yes. na pinag-OJT-han nila. So, ano po ba yan? Paano po ba siya nakukuha? Meron kami mga pre-assessment. Yan. Ano, so, binibigyan na po kami ng authority ng Office of the Vice President to assess through their requirements. Okay. And then after noon, magbababa na ang Office of the Vice President for the orientation. Ah, okay. So, doon sa orientation na yun, sasabihin na sa kami ng regulations hanggang sa kukontakin na sila para sa schedule ng training. Mm-hmm. So, yung training naman, hindi lang skills eh, pati yung personality development mm-hmm. at saka yung needs assessment din nila, kung ano yung pangangailangan nila. Dito kasi sasabihin sa kanila na hindi ka lang dapat magkaroon ng trabaho, kailangan maging successful ka sa trabaho. Tama. Mm. Parang ganun yung ginano na. So, last year, Laguna, meron po tayong Laguna is one of the first provinces po to avail the program. Yeah. So, meron na po tayong mga successful ngayon na mga nagtatrabaho sa SMBC. Okay. So, still works, hindi po ganyan, may test na NC2 na sila. Ayan, importante talaga NC2. Oo, so, after nun, siguro pwede na sila mag-abroad. At least magandang turo. Oo, magandang turo siya. Mind you, these are mga graduate lang na, hindi la, senior high. Hindi na nakapag-continue ng college. Oh, kasi lalo ngayong panahon ng pandemya, talagang napakahirap ng buhay. Yes. Ano po? Okay. Ano yun, ma'am? Gano'ng katagal ang isang season or isang training? Mm-mm. Actually, para maglalas sila lang 3 months. Okay, 3 months. Pero yung buong 3 months na yun, may allowance sila from TIBET. Okay. Kung ano yung agency na napasukan po nila? Yung online training nila, TIBET po ang sumasagot nun. Okay. So, they were given their own Android phones. Okay. Kasi doon sila a-attend ng mga trainings. Ano? At binibigyan sila ng allowance doon para magkaroon ng internet connection for yes. the Android phone. Para pang-maintenance na kanila. Pag nag-on-site training na sila, yun, sagot na yun ng Office of the Vice President ng PIBED okay. at saka ng agents. Ma'am, yung ating first, parang salvo natin, first batch natin, ay natapos na. Yes po. Kailan po yung susunod na batch, ma'am? Actually, katatawag lang po kanina ng Office yes. of the Vice President. So, binibigyan po kami tayo ng 35 na slots alat. For it. Alat. Okay. So, hanggang by the end of the month, siguro we'll be having our own our own orientation again. Mm. Nagpo-focus po kami ngayon dito sa 4th District. Yeah. Kasi dito po yeah, tayo, so, well, siguro, ito yung may need. Kasi mas kukunti opportunities for jobs. Ay ma'am, paano makaka-avail ng isang kabataan? Saan sila pwedeng magpunta? Anong pwede nilang gawin? Actually, binabana po namin itong programang to sa ating mga local youth development officers. Okay. So, dun po sa mga interested, you could go to your mga local youth development officers sa inyong mga bayan-bayan and ask for trabaho. Meron na po kaming mga ibinigay sa kanilang mga requirements and forms. Iko-collate po nila yon. Ipag-submit po sa amin. Ibababa na po namin yon with pagbaba po namin sa mga bayan-bayan ninyo for the orientation, mm-hmm. kukontakin na po kayo. I mean, being dubbed as trabaho, ma'am, program. Trabaho program. Trabaho. Trabaho. Yes. Yun ang dapat okay. nilang tanungin sa yes, development so, officer. Trabaho. So, yung mga kabataan po natin ng mga nunood, ano po, yung pong trabaho, makipag-ugnayan lang po kayo sa mga development officers po ninyo. At baka nandito na po yung kapalaran ninyo. Magandang oportunidad po ito. Yes. May binibigay po sa atin ng Youth Development Affairs Office para po sa ganun, medyo mabago naman yung buhay natin. Mga magkaroon ng pag-ubago. Sir, kasi kalimitan ng kabataan ngayon, gala ng gala. Amen. Kahit bawal silang lumabas, ano? Tsaka mobile phone. Oo,
Yeah, yung mobile phone. At least napakaraming opportunity. May libre ka ng Android phone, meron ka pang allowance, saan ka pa. Ma'am, diba? Ano po yan? Sino po ang nag-a-assess? Sino po ang nag-evaluate? Bawa, yes, may 100 kwalipikado, 100 na qualified na youth. Qualified sino na ang mag-evaluate nun, ma'am? Actually, ang qualifications lang po must be a graduate of senior high. Or okay. at least nasa level ng senior high, out of school youth. Ayan. Ayan. At saka, siyempre, galing sa indigent family. Yan naman po yung ano niyan. So, meron po kasi iba't ibang klase na offerings. Ano? Meron sa food services, at saka meron. Ngayon po kasi food services and construction. Ngayon, winwork out po nila. Sa food services, ang kataya po nila would be the McDonald's. Okay. And sa constructions po ay ang SMDC. Okay. So, they're working out siguro yung mga call centers, yung tipong ganyan. Ano? So, for the next susunod na batch po kasi na ano is 1,000 daw po uli yung kakailangan. Oh. So, ang sa akin lang po, humihingi lang po tayo ng slot talaga. Yes, so priority kasi talaga po. Pilipinas po yung priority po talaga is yung mga OSY. Yes, okay. Ano po. Magbabalik po muli ang ating programang Kapihan sa Laguna. Kasama pa rin po natin ang isa sa pinagtitiwalaan po ng Youth Development, yes, Office, si Ms. Fatima Villa Senior, para pag-usapan po natin ang iba pang programa para po sa ating mga kabataan dito sa ating lalawigan. Babalik po kami, tutok lang po tayo. Dito sa Kapihan sa Laguna. Nag-iinit at umaatigabong serye ng Chikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon baka tumutulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Chikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Tobias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista, na nag-aanyaya sa lahat. Risan niyo po, samahan niyo po kami. Ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa. Damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna. Nagbabalik po tayo dito po sa Kapihan sa Laguna at ngayon po ay kasama pa rin po natin si Ms. Fatima Villa Senior at pag-uusapan pa po natin yung mga iba't ibang programa na ginagawa po ng kanilang opisina, ang Youth Development Affairs. Ma'am, alam po natin na isa sa prioridad ng ating mahal na Governor, Governor Hernandez, ay tungkol sa edukasyon. Yes. Edukasyon ng mga kabataan kasi gawa ng, sabi nga po na niya nung nagbibili sa scholar ng bayan na pagbutihin ninyo, pag-aaral, dapat maging matagumpay kayo yung susunod na henerasyon. Tama. Ngayon po, meron po ba tayong programa sa YDA na tungkol naman po sa education? Education. Yes, opo. Actually, ngayon, just recently lang, we had a tie-up
program with the RAM party list, ano, under po ni Representative Aloysia T. Lim. And this, nagbaba po sila ng educational assistance ano, dito sa Lalawigan ng Laguna. Okay. So, for senior high and college students. So, dito po, nakapagbigay po kami around 200 plus na mga kabataan. Okay. O, ng educational financial assistance, 5,000 po para sa college, 3,000 sa senior high. So ito po ay dagdag lang po. Sa pangangailangan ng mga kabataan ano. And hopefully po every semester kung sino po 'yung nabigyan na namin, yun ang instruction niya eh. Parang i-continuous po natin na ano, para every sem 'yun ang bibigyan na natin ano na ano para continuous 'yung yung assistance sa kanila. Tapos magdadagdag na lang sila ng funding para madagdagan natin. Yung 3,000 man per semester, sabi 5,000 per semester. So ibig sabihin may 6,000 per year ang isang beneficiary o isang for senior high yun at saka college. Sa college naman is 5,000. 5,000. Kabali 10,000 na po siya. Ano yung ma'am, dapat may maintain din bang grade or walang dapat Wala. Basta ang sa amin po ay ano, nasa kasama niyo sa mga indigent families. At dapat na ipapasa niya siguro kahit malamang ipasa mo. Every year na yung school year, maipasa na isang bata. Nakakatuwa yun, maririnig mo doon sa mga bata. Kasi may nakausap din po ako about that. Tuwan-tuwa siya kasi may pambili na siya ng libro. Meron siyang pandagdag sa mga kailangan niya sa schools. So talagang malaking tulong po talaga. Ma'am, kailan po nag-o-offer ang YDA ng ganito pong programa? Katulad ngayon, magtatapos na uli yata yung school year na to by June. So, kailan po uli nag-o-offer? Actually, last po namin ay naibigay po namin ng May 18. Yes. So, hopefully, itong susunod na semester po, ano, naka-break lang daw po kasi ngayon ng Congress. So, yun po, we have a continuous coordination naman po with RAM party list para po dito sa program nila. Yes po. So, ibig sabihin, kukuha uli kayo ng panibagong mga applicants for the next school year? Hindi po. Parang continuous. Yes. And then, magdadagdag sila ng funding for the new applicants. Okay. So nadadagdagan lang every year yung ano yung pong ating mga beneficiary. Kumbaga padami sila ng padami. Hanggang sa graduate siguro ito. Yung bata. So, pag graduate, di pa ni bagong ano. Yun nga lang po, sana manatili po yung talaga Rampart sa Congress para po talaga matuloy-tuloy po yung programa. Yes. Ma'am, meron pa po kayong program, yung Leader Cafe. Yes. Ano po ba ang mga feature na pinapalabas po natin dyan? Okay, ang Leader Cafe is a 1-hour magazine talk show. Yes. Ang ano po dito, tie-up ko po dito ay ang UPLB Development Communications, ang DZLB, and ang Community Broadcaster Society ng UPLB. So, pinag-uusapan po namin dito talaga yung lahat ng ano bang concern ng youth, ano? So, we're featuring also, or we're interviewing also mga different kinds of youth, ano? Based dun sa ano yung topic namin. The topic namin would be on leadership, on women empowerment among the youth, on youth organization. Parang last year po, yung last week, kasi in celebration ng Independence Day, ano yung mga... Ano ba yung mga makukonsider nating mga kabataang heroes? So, we featured an organization from Paite, which is the Katoto. Ano, ito yung mga kabataan na nabuo sila during pandemic para lang tulungan din yung mga bata at kabataan sa community nila. So, ito yung ano ba yung mga ginagawa ng Katoto group? Kasi di ba during the lockdown nawala ng trabaho yung mga pamilya, nakita nila yung mga bata nagugutom, ano? So itong grupo ng mga kabataan ito siguro well off naman sila, ano? Inumpisahan nila na nag-chip in sila, nag-feeding program sila doon sa community. Hanggang sa ang dami nang nagdo-donate sa kanila na nung nausaw community pantry, community pantry na din sila. Ngayon, yung mga bata ngayon na siyempre yung mga dapat pumapasok na sa school, hindi makapasok kasi wala na yung school. Ay, di ba, ngayon naman parang priority na yung mga, pa-priority na magulang na mag-nursery ka, mag-teacher ka. Bumababa ngayon sila doon para tulungan yung mga batang mag-aral kahit papaano doon sa community. Parang informal schooling lang. Informal schooling. Sana ano, ang tawag dito, yung tularan din. Yes, ng iba nating kabataan para naman hindi laging sinasabi na kabataan na lang lagi yung problema ng 'di ba? Kasi po yung kalimitan na huhuli sa mga curfew. Yes.
Yes, lagi so, na lang kabataan. So ngayon may nakikita kayo na may magandang nagagawa. Mm-hmm, ano? Yun. At saka talaga nag-aano sila, halimbawa, we will be having our free breakfast sa isang barangay na ito. So dadali, nakapila na dun yung mga kabataan na talaga hindi walang pang breakfast sa kanila yung tipong ganun. So, we are continuously supporting them also, ano, para po dumami yung mga donations na magbibigay sa kanila para ma-support nila yung programa nila. So yung Leader Cafe po ay meron pala pong every week, parang may topic. We're airing twice a month, every other week. And then we have our, may different topics kami na dun magpo-focus yung usapan namin. Okay. I see. Ma'am, meron kami nabalitaan na gusto nyo parang ipa-implement ang program yung Total Cares. Pwede ba natin pag-usapan ng konti? Ano ba itong Total Cares na to? Youth Cares. We will be launching itong Youth Cares program. Isa po itong programa kung saan magpo-focus po kami dun sa mental health and yung pong reproductive health. Kasi nakita niyo po na siguro tumaas yung incidents ng teenage pregnancy. Yeah, dami na nagkaroon daw ng pandemic. Namin nabasa ako sa article na tumaas yung rate ng teenage pregnancy during the pandemic mismo. So, yun po yung ano natin, ano, somehow, we want to have advocacy on preventing yung increase ng teenage pregnancy. At the same time, yung ano abuse among the youth and children. Yeah. So ito po ay ka-tie up namin ito yung Hope Worldwide Foundation. Okay. So isa po siyang NGO na may expert talaga. Ano, expertise po nila yung mga programa ano against sexual abuse and at the same time information dissemination on teenage pregnancy. So yun po yung isa namin programa. Yung isa naman po ay yung mental health, youth mental health issues. So ito po ang katayap naman namin dito ay yung Youth for Mental Health Philippines, ano. So sabi ko nga nung panahon naman natin. hindi naman ganoon katagal, pero marami yung issue ng Mental health. Pero ngayon may term na sila na nai-stress na rin sila. Napapanig na sila. Kasi diba? Iba kasi ngayon yung mga ugali ng kabataan, yung mga post-millennial. Ang dami kasi pang medyo mahina yung patience nila. Mahina yung patience nila. Hindi katulad noon ng mga kabataan, nung mga panahon talaga natin na medyo kayang tiisin, di ba? Yung problema ng pamilya. Kasi, di ba, minsan may nabaltaan tayo, mga 10 years old, 12 years old, nagpapakamatay. Totoo. Sobrang na-depress diba? Sila. So, yun na, yung term na nabuburyum na sila. Mga kabataan. So, ang sinaano nga namin, maging aware, ano ba yung mga symptoms na meron na palang mental health problems itong mga kabataan na to. Basta yung time, yung mismong kabataan, na ma-manage niya. Kasi akala dumadating sila yung ano ba yung depression, stress, anxiety, ito ba yan? Tipong ganyan. So, yun yung awareness na kailangan natin. Kasi ang bata, parang feeling nila nalulungkot lang sila sa sitwasyon, biglang sabi nila na nade-depress na. Parang ganun kababaw sa kanila yung meaning ng depression, ano ma'am? So, lalo pa ngayon, mga hindi nakakalabas. Parang napakalaking sa emosyon ng mga bata ngayon, ng mga kabataan yan. So, dapat siguro din, ma'am, isama din natin siguro yung mga parents. Number one talaga na dapat na sumuporta sa mga bata ngayon, sa mga kabataan, is yung mga at the same time, yun din kasi influence ng social media. Focus sa social media. Lalo ngayon. Ma'am, palagay niyo, may effect ba yung mga games na nauuso sa mga gadgets? Kasi parang sikat na sikat ngayon ng ML. Para bang yung mga bata, pag-uutusan mo, wait lang dahil sa may ML. Yes. Siguro nakaka-apekto ng yung ulo nila. Yes, mabilis umilit. Pansin ko po yan Parang mabilis umilit yung ulo. Lalo na pag natatalo. Correct, ma'am. Yan, ang dami kasi ngayon yung mga may Dota ba? Mga bago. Saka sobra yung mga pagpupuyat nila ngayon. Yes. Siguro nakaka-apekto sa isipan ng isang kabataan yung sobrang pagpupuyat. Minsan, nalilipasan na rin ng gutom dahil doon sa mga laro sa gadgets. Yan ang nagiging propango na yung problema ngayon ng mga magulang nung nagkaroon ng modernization. Na kung saan ay nagkaroon ng mga gadget, nagkaroon ng mga computers, ito yung nagiging pangunahin problema. Yung pagpasok ng technology. Parang lahat tayo apektado sa ML na yan. Paano ko kontrolin yung mga anak nila, yung mga kabataan? Paano i-regulate ang paggamit ng gadget? Every...
Opo. Pero take note, ginawa ng eSports. Yun na. eSports Commission, ang ML. So, ang justification naman sa atin ng mga kabataan, ano na rin naman to? Legal na rin naman to. Correct, yun. Pero yun nga po, ang gusto na, hindi naman natin siya na, hindi naman yung sasagkaan. Wala naman kami against doon. Pipigilan. Siguro yung moderate lang. Yes. And how can you handle it? Oh, kasi ako yung anak ko after 10 o'clock, samsam na ulit ang mga gadget. Dapat siguro ganyan. Patay na yung wifi. Wala na din tutulog na talaga. Mag-problema kasi minsan tulog ka na, biglang babawon yung bata. Nangyari sa akin yan. Nangyari sa akin yan kasi hindi ko, pagkaano ko, nalagay ko lang sa bag ko yung ano, mga gadgets. Eh, nakita ko yung anak ko medyo dahan-dahan, kinukuha. Pero kaya ngayon, ginagawa namin, sinususi na namin. So, in that way kasi nakokontrol. Kasi minsan nasa magulang din po yung pagsawata. Eh. Yes. Kailangan katulong talaga ang mga magulang sa pagdidisiplina sa mga anak. Kasi hindi pa nila masyadong alam yung consequences ng kanilang mga ginagawa. Yes. Sir, ma'am, meron pa silang isang program. Napakadami niyo pong programa. Yung Brown Bag Session. Okay. Ano yung social brown media bag naman session? Din ito eh. Ano po, ma'am? Apo. Actually, itong Brown Bag Session kasi ano siya, series to ng mga trainings. Webinars. Series of webinars and trainings through Zoom. Ano? Okay. So, we're tackling different kinds of issues. Hmm. Isa po dito na ginawa namin na naging successful would be yung ating pong yung pulling plastic environmental in celebration of Earth Day. Yes, ano? Okay. This is in coordination with Greenpeace Philippines and EcoWaste. Ano? So may ginawa po kasing documentary ang Greenpeace. Ang title dito is Pulling Plastic. This is yung paggamit po natin ng ano ng single use plastic. Yung meron tayong ano ngayon, meron tayong resolution sa Kapitolyo na kung saan ay dapat yung single use of plastics lang use. Kailangan ipa-implement natin. Kahit nga sa mga empleyado, bawal na rin gawin ng single use plastics. Merong isang local government, kapag bibili ka nga ng ulam, dapat may lalagyan ka na. Dapat may lalagyan ka. Alam natin na nakakasira ng environment ang mga paggamit po ng mga plastics. Yes, so ito yung realization sa ating mga kabataan na yung mga hindi natin napapansin na mga paggamit natin ng mga single use plastic, laking impact dun sa environment. Ayan. And this will be we will be having a series of ano din po dito ng program ano kasi ang yung kung mapapansin niyo yung pagdi-device po namin ng program sa office yung developmental ibig sabihin hindi siya one shot deal tapos na yes so kailangan po natin to ma-sustain may sustainability so, program ano, kailangan na susunod ano? Yes, so we will be having series of trainings naman on ano garbage audit para makita ng mga kabataan ano ba yung na garbage and how can we practice the recycle, the reuse, yung tipong ganyan. And then we will be launching next year po, hopefully next year, ito yung Laguna Green Awards. Okay. Ano? So we're advocating yung mga young entrepreneurs po natin. Ano? Yung huli po natin tinature sa White Oak is a young entrepreneur na nagtitinda sila ng milk tea. Yeah, okay. Pero yung lahat ng gamit niya ay recyclable. Okay. So yung lalagyan niya, hindi siya papel na natatapon, parang made of bio, plastic. Pandan. Pandan. So pinaglalagyan niya yung ganun. Tapos yung mga kainan nila, hindi mga disposable, made of pangalan nito yung bamboo po ba? Okay. Yung tipong ganyan, yung baso nila is made of kawayan. Parang bumabalik sa indigenous materials. Kaya dinadayo siya. Okay. So, ganun. So, we're advocating ngayon. Meron iba naman nagbibigay ng special discounts. Kung iba, bibili ka ng milk tea, may sarili kang baso. Yung tipong mga ganun. Diba? Maganda po itong inisiyatibo nito ng YBA office na kung saan ay nakatutulong din in relevance with the RA 9003, the Ecological Solid Waste Management Program of the Philippines. Ano? Na kailangan ay mabawasan yung mga itinatapong basura sa mga sanitary landfill natin. Magamit ang pwede pang gamitin yung sa recyclable materials natin at maturuan din ng mga kabataan paano madidisiplina yung mga sarili nila para mapanatili yung kaayusan at kalinisan po ng ating kapaligiran. Okay. Maganda saludo po kami sa ganung programa na kung saan ay
dahil tayo, tayo ay katulong sa pag-iingat ng pamanaang panlawigan sa ating pong kapaligiran. Yeah. Tsaka tama yun, bata pa lang matuto ka na. Mm-hmm. Di ba, ma'am? Kasi syempre, mga bata, lalo sa kalsada, kain niya ng kain. Itatapon lang. Nung nasa Enro kasi ako, meron kaming mga school lectures na ginagawa. Okay. Tapos ang tinuturuan din namin yung mga kabataan kung ano yung ginagawa natin dito sa Capitol, na meron silang mga pet bottles na doon ilalagay, yung mga pinagkainan sa chain ng shampoo, sa chain ng kape. Na kung saan meron pong isang pribadong kumpanya na kumukuha niyan at nire-recycle po yung mga basura na yan. Na instead na itapon natin yan, sanitary landfill, bumara yan sa mga kanal, bumara sa mga estero, at tapos ibaon sa lupa na ilang years na hindi rin nabubulok, ay gamit-gamit po natin yung tamang kaparaan na tinuturo po sa atin ng tamang ehensya. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong Youth Development Affairs Office sa ganitong advokasya na kung saan makatulong din po sa pangalaga po ng ating kapaligiran. Ma'am, baka po may i-share kayo o may mensahe po kayo. Mensahe po kayo sa ating mga tagapanood bago tayo, bago matapos yung programa. Alam ko napakasarap ng kwentuhan natin. Ang gagandang programa, maraming aktibidad ang YDA. Pero siyempre po, isang oras lang tayo. Yes. Meron po kayong final message po sa ating mga manlalakad. Well, sa amin po, no, sa aming tanggapan, ang Youth Development Affairs Office ay patuloy po na magbibigay servisyo, no, sa ating mga kabataang Lagunense. Para po sa pag-unlad, ano, hindi lang po ng pasarili nila, kundi matulungan din po natin ang ating community, ano. Nandito lang din po kami sa aming mga sa tanggapan namin upang malapitan po ninyo, ano, sa ano po mga proyekto na gusto po ninyong i-implement, ano, sa inyong mga lugar. Ngayon po at hinihiling din po natin ang ating mga local chief executives na suportahan po natin ang ating mga youth development programs, ano? At magkaroon na rin po talaga tayo ng standardized na mga programa na makakatulong sa ating mga kabataan. Siguro it's time now na ma-focus na rin yung mga programa para sa mga kabataan. Kasi napakaraming programa para sa kabataan. Mga kabataan ngayon, napaka-innovative. Yes, napaka-creative din ang kabataan. Napaka-creative, ano. Mm-hmm. Yung pagiging idealist nila, napo-form nila into action. Tama. Ngayon. So, masyadong mataas po talaga ngayon ang level ng mga kabataan. Yeah, oh, bigyan po natin sila ng chance. Bigyan po natin sila ng oportunidad, mm-hmm, ano, na matulungan tayo sa aming pamahalaan. Correct. Hindi lang po ngayon kasi nasabi, the elders have the wisdom. Meron kabataan. Meron din po, talino talaga. Tama. Okay. Sa pangalan po ng ating boss, ma'am, si ating Director Christopher Sanji at ang ating Governor Lamil L. Hernandez, nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong pong pagpapaunlak sa amin pong programa. Sa isang malayang talakayan tungkol po sa mga programang pangkabataan, papaano sila uunlad, papaano po sila kikilos sa isang sambayanan, papaano po magkakaroon ng disiplina yung ating mga kabataan. Maraming salamat po. Saludo po kami sa Youth Development Affairs Office. Maraming salamat po at sa ating pong mga manood. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong programang Kapihan sa Laguna. Nag-iinit at umaatagapong serye ng Chikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon baka tumutulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Chikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Tobias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista na nag-aanyaya sa lahat. Risan niyo po, samahan niyo po kami. Ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa. Damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna.